guys! Welcome back sa aking channel. At ngayon, pag-uusapan natin yung sa frozen collagen. Ito, natapos ko na ito. One month ako nag-take nito. I-share ko lang pala sa inyo na kasi itong frozen collagen, maraming nanonood nito at na maraming gustong sumubok. At maganda naman ito, pero may isang bagay lang na medyo hirap bumili online kasi hindi natin sure yung kung safe ba itong tinetake natin na ito. Kasi meron na mga comment sa aking review ng frozen collagen na ang tanong nila is na iodine test ba ito na kung okay ba o hindi. Ito, binili ko ito sa Hong Kong, dito sa online, 100 Hong Kong dollar. Bali, dito, ang pag-take nito, 2 capsules per day. At, papakita ko sa inyo yung manufacturing niya. Dito sa likod, kung makikita nyo itong manufacturing at expiration date. Kung kayo guys, bibili kayo nito, kailangan i-check nyo yung manufacturing date niya. Ang sa akin dito, ang manufacturing date niya is January 19, 2019. Tapos yung expiration date niya, January 18, 2022. Ayan. Hindi ko alam kung mababasa nyo. Share ko lang ito guys kasi hindi safe ang lahat. Kasi may mga nag-comment sa akin na iodine test niya pero lalong nangitim daw. At ganito ang paliwanag niya sa akin. Sabi niya, dun sa kanilang manufacturing date ay March 9, 2019. Kasi itong sa akin, January. Parang, ang sabi niya, nung iodine test nila, wala daw pagbabago. Lalo pa daw nang itim yung tinest nila. Itong ganito. Kung ako naman, iodine test ko to, nakita nyo live yun, ay nag-clear talaga yung tubig noon nung tinest ko siya. Kaya okay na okay ito sa akin, no? At ngayon, may issue pala ito na may nagbago sa formula ng batch na February at March. Kaya pala siguro na hindi safe ang mga bagong labas. Ito sin sa akin January, kaya kung kayong magte-take nitong taon na to, make sure nyo na kapag bumili kayo, i-check nyo yung manufacturing date niya or i-test nyo muna siya ng iodine test bago nyo i-take. Kasi delikado nga, hindi nyo alam kung peke ba o yung ganito siya. Kasi ito, subok ko siya, na-iodine test ko siya, okay naman. Nag-clear yung tubig, tapos yung iba naman na sumubok, nangitim daw yung tubig. Kaya, i-share ko ito, syempre para din sa atin, huwag basta-basta iinom kung hindi naman sigurado. Kaya kung nagtatanong kayo, bago kayo bumili online, paki-check muna yung mga date ng manufacturing niya at kung okay ba. Para hindi sayang yung mga perang pambibili nyo dito. Yun lang ang masishare ko sa inyo. Syempre para din sa atin to, hindi basta-basta pwedeng inumin. Tapos ito, tinetake ko lang siya pala sa bago matulog ng gabi or sa umaga na wala pang kinain, 30 minutes to 1 hour, yung pag-take nito bago or pagkatapos kumain, mas okay siya ng walang laman ng tiyan. Kaya yun guys, kung kayo man ang bibili, yun lang ang masishare ko. Na i-check muna para sure ang mga binibili nyo kung tama ba o hindi.
So, yun guys. Kung may katanungan ka, just comment down below. At huwag kalimutan mag-like at subscribe kung bago ka sa aking channel. At ayun guys, sana nagustuhan nyo itong share ko na para sa atin din ito, no? Marami kasing mga nag-comment na baka peke or saan nabibili, just online lang po. Marami sa Shopee, alam ko sa Shopee lang nila binili kasi dito po sa Hong Kong online din. At isure nyo lang yung manufacturing date niya. So, yun guys, salamat, bye-bye!